laban para sa katotohanan. Ricky Beltan, hirap na hirap na. Tapos sa napunta pa tayo sa mga kurap na politiko. Eh, na nga mahirap. Hirap na yung bansa natin. Tapos napunta pa tayo sa ganitong sitwasyon. Ganitong gobyerno, kurap din. Eh, wala. Kim Santos, sana mahal ng Kim Santos sa mahal ng bilin, hirap na ang tao. Ayun na. Kim Santos, ha, managot sila sa ICC, Duterte at Bato. Ako, eh, di rin na anuhinan. Depende rin kasi sa presidente kung i-turn over itong mga hayop na to, sila Duterte, tsaka si Bato. Depende sa presidente. Pero kung talaga nga susundin talaga ng rules, talaga ng rule of law, ng ICC, makukuha yan si Duterte, tsaka si Bato. Magpapaliwanag talaga yan sa ICC. Diba? Kaso talaga nga hinaharang na itong mga animal na to, sila Binardo Guevara, hinaharang yan, tsaka sila Bongbong Marcos, syempre, nasa presidente kasi yan. Kung kay Vice President yan, nawala na yan. Si Vice President mismo maghahatid sa ICC. Kung si Vice President ang nanalo. May lahat ng trapo, talagang ubus yan. Ubus yan. Kim Santos, ha, kawawa ng bansa natin, mga senador. Natin mga walang kaalam-alam. Eh, yun na nga. Eh, wala eh. Talaga nga napunta ang bansa sa alanganin. Mga kapartner na pagkakakala natin, medyo magsisimula na kay Vice President. Hindi pala. Talagang malayo-layo pa ang ating lalakbayin, mga kapartner. Tungo sa kahirapan, malayo-layo pa. Jose de la Cruz, pahirap na ang buhay yan ng Pilipino dahil sa trapong politiko. Talagang ganun talaga. Talagang ang problema, ang root ng kahirapan ay corruption. At yung mga trapong politiko, yun talaga ang root ng kahirapan na itong bansa natin. Yan ang sabi ni Vice President, di ba? Kaya nga gobyernong tapat, yan ang slogan niya, di ba? Gobyernong tapat, angat buhay lahat. Pero kung ang gobyerno kurap, gobyernong kurap, bagsak lahat. Kim Santos, ha, sa mahal ng bilihin, hirap na ang tao. Eh, hirap na kahit ka sa labas. Marami na nga nagsisisi. Eh, mga namamalik, hirap na eh. Pero yun mo, 500 mo, ano lang mabibili mo? Galunggong. Ha? Oo, 500 mo, ha? Magkano galunggong? Bibili ka 1 kilo, magkano? 320. Yung sa hupa. Yun lang mabibili mo sa 500 mo eh. Bibili, siyempre, bibili ka ng galunggong. 1 kilo, magkano galunggong? 320. Magkano chepo-chepo ka? 320 pa eh. Sa iba, siguro mga 280. Ganun. Gasang ano lang yun, sa kilong galunggong lang yun. Ha? Yung mga sahog pa. Aabot nga ng 500 eh. Galunggong lang yung nabili mo, tsaka sahog eh. Ganun katindi. Ha? Marites kapitbahay, ha? ayos ng buto-buto, parti-parti na tayo. Ayun. Parti-parti na sila ron. Ngayon, ha? Parte-parte na yung mga Mike Villanueva, sila ang sinasabi ni BBM na unity ang mga trapo at ang mga member ng politikong baboy gang founded by Macapagal Arroyo with Enrile, Bongribilla, Estrada at all at iba pa. Talaga na makakapal na itong mga ito. Biruin mo. Talaga nga, bilib ako rito sa mga kay Bongribilla, Macapagal Arroyo, Enrile. Nakakaharap pa sa tao itong mga damo na ito. Buti po, pasalamat sila. Dito sila pinanganak sa bansa ng walang kadala-dala. Eh, kung sa iba pinanganak, kung sa ibang bansa ay pinanganak to, wala na ito. Itong mga, di na makakaharap ito. Sa ibang bansa. Talagang dudumugin na ng taong bayan to. Mga ganitong tao, mga convicted, wala na yan, hindi na makakaharap yan. Pero dito, wala, nagiging dakila pa eh. Nagiging senador pa eh. Ina-appoint pa eh. Alang iya. Kaya sarap, ang sarap ng buhay ng magnanakaw rito. Dinadakila. Ha? Dinadakila pa eh. Ruena Dilig, Roque at Gadon, masamang espiritu.
talaga asahan na natin yan. Ano ba to si Rocky? Talagang ito, di lang masamang espiritu to eh. Talagang, di lang masamang espiritu. Talagang ano to, hayop sa dilang hayop tong dalawang ito, si Rocky at si Gato. Ako po, susunod. Na mababasa to Rowena Kim Santos sa kawawa ang ating kababayan na paniwala ng kasinungalingan at fake news. Ayun na nga, talaga nga hindi rin natin masisisi, talaga marami naniwala, talaga kumbaga sa ano, maraming naniwala dito kay dito sa mga Marcos, maraming naniwala, talaga nga binrainwash ang utak ng Pilipino, talagang ipinasok sa utak ng Pilipino yung pag nanalo daw si Marcos. Ewan ko ba kung saan nila napupulot yun? Pag nanalo daw si Marcos, baka daw mabayaran na daw yung utang ng Pilipinas. Yun ang pumasok ha, sa utang ng mga tao, mga Pilipino. Pag nanalo daw si Marcos, mababayaran daw yung utang ng Pilipinas. Pag nanalo daw si Marcos, kalahati daw ng kayamanan, baka ibigay na sa mahihirap. Yung mga ganun. Ha? Tapos may mga ano pa eh. Pag nanalo daw si Marcos, baka yung mga ginto, mga kayamanan, baka ibigay na sa mga sa Pilipino, gano'n, para umulat ng Pilipinas. Gano'n ang pumasok eh, sa utak ng mga Pilipino. Kaya, ano, di ba? Pag nanalo, kasi ang ano nila, ang isip nila, mayaman, nasa kanila yung ginto, yung gold. Baka kung sakaling manalo si Marcos, baka ibigay na sa mga mahihirap yung kanilang kayamanan. Yun ang pumasok sa kanila. Eh, napapailing na lang ako. Tapos may ano na eh, may pag nanalo daw si Marcos, kada pamilya daw may 1 billion. Anak ng tete ko. Talagang ano, talagang ipinasok talaga sa utak ng tao yun, ng mamamayan, yung mga simpleng pangkaraniwang tao, talagang ipinasok sa utak. Tapos may mga ano pa, may mga huling habilin pa raw si Marcos. May huling habilin kay Bongbong Marcos, yung tatay niya. Sabi ko, ano yung huling habilin? Sabi ko sa, ano ba yung huling habilin ni Marcos kay sa tatay? Ay, ano ba yung huling habilin ni Ferdinand Marcos kay Bongbong Marcos? Yun ang hindi natin alam. Kaya kailangan manalo si Bongbong Marcos para malaman natin kung ano yung huling habilin. Talagang tarak. Talagang nabun. Di ba? Ika nga, kung walang magpapaloko, walang maloloko. Di ba? E paano? May man na naloloko pa eh. Di ba? Yun ang matindir. May huling nga will and testament pang nalalaman yung mga tao. Di ko nga alam kung saan nanggagaling yung mga nalalaman nilang gano'n. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yun. Kaysa kada isang pamilya ro, may isang tibang na ginto pag nanalo si Bongbong Marcos. Ito nga yung huling ano, di ba? Siya mismo, si Bongbong Marcos. Ha? Si Bongbong Marcos na magiging 20 pesos ang kilong bigas. Yun yung pinakahuling ano niya. Ayun talaga si Bongbong Marcos na nagsalita. No? Magiging 20 pesos ang kilong bigas pag naupo. Yan sinasabi natin. Natupad ba? Ha? Ang isang politiko pag nangako yan. Ang isang politiko pag nangako yan, pinangakuha ka ang isang politiko. Trapo yun. Kaya maniniwala rin ang isang politiko basta nangako. Wala yun. Trapo yun, mga kapatid. Si Lenny Robredo ba nangako ba ng ganyan? Pag nanalo, si Lenny Robredo ba, sinabi ba niya? Pag nanalo siya, pag nanalo siya, 6 to 3 months, tanggal lang korupsyon. Sinabi pa ni Vice President. Si Duterte, ganun eh, di ba? 3 to 3 months, tanggal daw ang droga. 3 to 6 months eh. Natanggal ba? Kaya nga sabi ko nga, ang politiko, basta nangako, wala yun. Trapo yun. Trapong politiko. Ang isang politiko, basta nangako, trapo yun. Si Vice President pa, nangako ba yan? Nangangampanya, nangako ba yan? Kahit si Pumbulang, di nangako yan. Sinabi lang niya yung mga plataforma. Mga plataforma niya. Yun ang sinabi niya. Ito gagawin ko kung sakaling manalo ko.
Ito yung mga plataforma ko. Nilatag lang niya yung mga plataforma niya. Isa nga ito, yung pagsumpo sa korupsyon. Pero hindi siya nangangako na mawawakasan niya yun. Kasi ang dami nun eh. Ang dami nun, mawawakasan mo ba yun? Kahit, sabi nga niya, kahit kalahati man lang matanggal niya ang korupsyon. Diba? Kahit kalahati mapunta man lang sa tao. Diba? Yun ang ano niya. Pero hindi siya nangangako na mawawakasan niya lahat yun. Kasi pag nangako ka eh, ibig sabihin, pag nangako ka, talaga tutuparin mo kasi nangako ka eh. Yan problema, nangako ka na, eh gusto pa tuparin. Yan ang problema ngayon. Diba? Kaya si Vice President, hindi nangako yan. Lahat, puro plataforma lahat ang binanggit niya. Ito, plataforma ko. Pag nanalo ko, number one dyan, yung corruption. Susupuin natin yan. Baga saan, susupuin natin yan. Either hindi man niya matatanggal lahat dyan, at least mabawasan man lang yung corruption kahit papaano. Diba? Yun ang ano niya. Eh si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos ba nung ba sinabi? Puro pagkaisahin. Team unity, pagkaisahin. Ibangon muli. Ulit-ulit eh. Pagkaisahin muli. Ibangon muli. Mga kawatan. Binangon yung mga kawatan. Sila Erap, sila Gloria. Binangon eh. Nananahimik na, natutulog na eh. Binangon pa eh. Alam niya eh. Marites kapitbahay, kurap ang dahilan kung bakit nagmamahal ang mga bilihin. O isa rin yun. Kurap yan eh. Ang dahilan din yan. Corruption din yan. Kaya nagmamahal ang mga bilihin dahil sa corruption, bakit? Diba? Pag-i-import. Diba? Ekim Alan, mga trapong mga trapong kurap na politiko ang problema ng bansa, kaya mahirap ang bansa. Yun na nga, sinasabi ko na nga. Kanino ko pa sinasabi, di ba? Trapong kurap, trapo na kurap pa, talaga problema. Kaya may galing kay Marites kapitbahay, full support, tuloy ang laban para sa pandaraya sa eleksyon. Marites kapitbahay, hirap ng buhay, idol. Kim Santos, ha, kawawa ang ating mga, ang ating bansa sa ganito klase ng gobyerno, puro magnanakaw sa buwatan, kampi-kampihan, sindikato na. Parinindikato na eh, kampi-kampihan. Siyempre, pagkampihan sa buwatan, eh, sindikato na yun. Tumatik yun. Diba? Marites kapitbahay, ha, kawatan ang mga kawatan sa gobyerno, ang problema ng bansa, puro magnanakaw. Eh, ayun na nga, ayun, binabasa lang natin ito. Ha? Makakabunyog. Ha? Parito. Masa tayo. Juna Gibara, present idol, taghirap na talaga. Talaga. God bless, tuloy ang laban. Ayun na, talaga mahirap na talaga. Mararamdaman mo na eh. Mararamdaman mo na hirap. Unang-una sa pagtaas lang ng bilihin. Ramdam mo na. Mamalengki ka, limandaan ng pera mo. Mabibili mo lang galunggong. Eh. Tsaka yung kung ano man lulutuin mo doon sa galunggong na yun, ilang mabibili mo eh. O bibili ka isang kilong galunggong, magkano? 320. O, yung rekado pa. O, yung mga gulay-gulay, kung sakaling magano ka, di may mga gulay yun. O, eh, 500 nga lang, tapos na yun. O, 500 lang pera mo, galunggong lang nabili mo, tsaka yung rekado. Ala na. Kaya marami mga iba, marami na nagsisisi. Dati nga, eh, 500 daw nila, marami pa silang nabibili kahit papaano sa limanda. Ngayon, wala na eh. Limandaan mo, galunggong lang. Tsaka rekado lang mabibili mo. O, isipin mo. O, Marites kapitbahay, ha, kawatang sa gobyerno, problema ng bansa. Yun na nga. Ricky Beltran, mga convicted planter, absuelto lahat. Sila maya. Sila, mga kaya BBM, ayos na ang puto-puto. Ayun, absuelto na lahat eh. Diba napunan nyo? Swerto na lahat. Lahat ng mga convicted planter eh. Pinalaya na lahat eh. Diba? Kaya nga lahat ng mga nakakulong, pinalaya na ni Bongbong Marcos. Ha? Sila Gloria, sila ang mga nakakulong yun eh. Diba? Lahat pinalaya na eh. Oo. Alam niya. Ang masama, baka may balak nila, ang masama, may balak nila na patasin si BBM. Eh, yun na nga. Eh, mahirap nga rin. Walang masama ron eh. Kahit
ah, walang masama sa pagpapatalsik kay BBM. Ang problema ron, yung papalit, eh, ganun din. Eh. Ah? Patalsikin mo man si BBM, wala, doble kare. Patalsikin mo man si BBM, eh, ang papalit si Sara. Hindi wala rin, huwag na tayo magpatalsik. Kung ganun lang. Eh, buti sana kung papalit si Lenny Robredo, baka ano pa. Eh, wala, eh, ang papalit si Kawatan din eh. Wala eh. Doble kara. Ha? Hindi niya malyari ha. Ang titindi ng mga miyembro ng gobyerno siguro kaya. Siguro kaya ito nangyayari para magising na at makita ng 31 million SD card na million ha. Kasama nga nagre-reklamo ngayon dahil apektado talaga lahat. Eyes opener para sa lahat ng mga tangang bumoboto. Lord bless the Philippines. Eh, yun na. Eh, 31 million. Ewan ko. Totoo yung 31 million. Eh. Ha? Totoo ba yung 31 million na yun? O SD card lang. Eh, wala. Yung inaugurasyon lang ni Bongbong Marcos, wala. Halos walang umatid. Eh. Ilan-ilan lang. Ha? Halos di nga napuno yung ano. Let-let na nga lang nun. Halos di pa napuno yung pinaka-national museum doon sa may ano, sa may Tap Avenue tsaka Rojas Boulevard, pakita ng Tap Avenue tsaka Rojas Boulevard. Halos din na puno yun, napakaliit lang noon. 'Di ba? Napakaliit na, wala pa yatang 1,000 yung umatend eh. Ilan-ilan lang. 'Di ba? Mga bisita lang eh. Sabi ko nga ako, 31 million bumoto, hindi man lang napuno yung ano, hindi man lang napuno yung ano. Subukan mo si Vice President mo. Subukan mo si Vice President mag-inaugurasyon diyan sa ano, eh sigurado 'yan. Hanggang ano 'yan, hanggang grand hanggang Quirino grandstand diyan, puno 'yan. Bakit? Ganun kasolid eh. Ganun kasolid ang panalo talaga. Pero pagdaya lang, pagdaya talaga, wala mangyayari. Ganyan talaga ang ano, pagdaya. Asahan mo na na wala. Kaya nga din na nag-ano siya, din na nag-victory party. Nag-victory party ba si Bongbong Marcos kasama yung mga ano niya? Di naman eh, di ba? Di na nag-victory. Nag-victory sila-sila lang. Sila Ayala lang. Di ba? Nag-victory sila Araneta. Di ba? Yung mga Ricky Araneta, sila ko, yung mga may-ari ng Mega World, di ba? Ilang mga nag-victory party, mga ano eh, mga oligarch eh. Diba? Mga mayayaman. Ilang kasama ni Bongbong Marcos, victory party sila, di ba? Pero yung mismong bumoto sa kanya, ala eh. Dahil alam din ni Bongbong Marcos yan. Kaya nga, ano, alam din ni Bongbong Marcos yan. Eh. Kaya hindi na siya nagpa-victory party. Di ba? E samantalang si Vice President, no? Ha? Ano na yun, ha? Kumbaga saan, di naman talo, nadaya na, pero nagpa, ano pa, grand pasasalamat pa. Diyan sa may Ateneo. Ah. Di ba? Ateneo ba yun? Ateneo di... Diyan sa Katipunan. Ateneo di Manila ba dyan? Diyan sa Katipunan, di ba? Sipin mo, marami pa dumalo. Halos na sa 60 o 70. 1,000 pa yung dumalo. Sipin mo yun. Kung baga sa ano, nadaya ka na, marami pang umatay. Nagkat pa sa salama. Guluhin mo yun. Eh, sa isip-isip ko, eh kung nanalo pala to, edi ako po. Eh yun, ano na yun ha? Nadaya na yun ha? Si Vice President, marami pang umatay. Eh lalo na pagka nanalo pala yun, edi sigurado yun, apaw yan. Mga kabuyo. Wala, tahimik ko. Tahimik eh, talagang. Ewan ba natin kung saan nakuha yung 31 million na yun? Maiksatang, hirap na hirap na ang bansa. Nakuha pang mag-party, kauupo pa lang. Sinasabi natin. Ha? Eh wala eh. Gusto niya yan eh. Ricky Beltran ha, solid ka tips. Batong Flores ha, alam mo idol, Pichay, at talagang tunay na dapat sisihin yung mga botante. Alam nila kung ano ang nangyari sa bansa. Binoboto pa dito nga mga trapo at inaayunan pa ng mga magnanakaw wala eh. Tayo rin ang CCC eh. Diba?
na di natin alam kung ano ba meron dito. Eh, bansa ata ng walang kadala-dala ito. Kaya sabi ko, baka bansa ito ng walang kadala-dala. Masara lang tayo rito, mga kapatid. Yung Gibara, present idol, kabasya na natin. Marloco, Maharlika. Hello, mga kakampi. Ngayon, mega-mega shoutout sa'yo, Maharlika. Marloco, Maharlika, party-party na naman sa Malacanang. Party-party. Party-party sila eh. Sa lahat ng mananakaw nila, party-party sila. Sa buwatan. Kapi-kapihan. Yan ang gusto nila eh. Eh din, uy, aw. Good evening, sir. At sa lahat ng kakamping. Kakamping sila ang nagpapayaman. Sila nagpayaman. Sila nagpayamang tayo ang naghihirap pag may state visit sila. Grabe. Kadaming pera na gastusin nila. Eh, na, biruin mo. Ha? So, biruin mo itong mga budget nila. Ito pala sa budget, lalaki na eh. Yan ba walang pondo? Eh, biruin mo sa budget pa lang ni ano, Sara Duterte, magkano? 2.3 billion. Tapos may confidential pa na nalalaman. Tapos Mariose. Tapos may DepEd pa. Tapos sasabihin, walang budget. Ha? Sweldo ng teacher, ang baba. Ha? Talagang dito, makikita mo kung gano'ng kakurap. Ha? Diba? Ang lalaki ng budget, 2.3 billion. Ha? 2.3 billion ang budget. Ano ni Duterte. Magagawa lang daw niya yung ano niya, mapapaganda lang daw niya yun basta may 2.3 billion. Ibig sabihin, tutulong ka lang dahil sa kwarta. Pag wala yung kwarta, wala. Ganun ba yun? Mapapaganda lang daw niya, servisyo, pag may pera. Ibig sabihin, gagalaw ka lang pag may pera. Yun ang ibig sabihin. Di ba? Talagang kwarta. Ha? Kung ang kwarta, ang habol nito mga hayop na ito. Talagang kwarta, ang habol, mga talagang kawa-awa. Jig-jig, salamat. Yun, may shoutout sa'yo, jig-jig. Ha? Dakilang sutil, sa party lang sila. Unity dahil malamang sa libre pagkain. Ayun na. Sa party lang sila unity dahil sa malamang sa libre pagkain. Ron Reyes, alam na ni BBM na mananalo siya last year pa, kaya yung zona niya sa ulong sa ulo na speech na niya last year pa may gumagawa na ng speech niya. Ayun na nga. Sabi ko nga, kahit magtututuwad si Bongbong Marcos sa zona, kahit magtitihaya siya dyan, walang mangyayari dyan. At walang mangyayari sa Pilipinas. Hindi naman aasenso Pilipinas sa daldal lang. Aasenso ba Pilipinas sa daldal lang? Hindi. Kailangan ng gawa yan. Hindi lang puro pangako, hindi lang puro daldal. Kailangan mong kumilos para magbago itong Pilipinas. Di ba? Ano gagawin mo? Supuin mo yung corruption. Di ba? Sawatahin mo yung mga corrupt. Di ba? Eh kung di mo sasawatahin yan, wala. Talagang kahit magtutuwad ka dyan sa zona, kahit po, umatid ka pa dyan sa General Assembly dyan sa Maya, New York, bali wala lahat dyan. Hindi pa rin mababago Pilipinas. Hindi pa rin mababago katotohanan. Kaya bali wala lahat dyan. Nonsense lahat yan, mga kakampi. Hanggat hindi seryoso si Bongbong Marcos sa pagsumpo o pagsawata niya sa mga kurap na politiko o kurap sa gobyerno, mga korupsyon, hindi niya pananagutin lahat ng mga nakaraan na administrasyon, hindi niya pananagutin yung mga anomalya dyan, wala. Kahit na ano sabihin ni Bongbong Marcos dyan, wala mangyayari, mga kakampi. Dahil yun ang totoo. Korupsyon talaga ang problema ng bansang ito. Kahit na anong ganda ng proyekto mo, kahit na anong ganda ng platforma mo, kung nakadikit ang corruption dyan, bali hindi mo magagawa lahat dyan.
Eh, nangyari dyan sa DA. Ano nangyari dyan? Sa DA. Diba? Nung una, ganda ng plataforma niya dyan sa DA. Diba? Ganda ng plataforma niya dyan. Bandang uli. Ano nakasira? Corruption. Pag-i-import yung corruption. Pag-i-import ka, corruption yun. Kaya kita mo, wala pang isang taon. Wala pang 100 days. Ha? Diba? Wala pang 100 days. Puro anomalya na, kabila na. Mga nakaano na eh. Talaga makikita mo, mga nakasagpang na lahat eh. Wala pang 100 days, nakasagpang. Eh. Pagdating ng 100 days, sagpangan na yan. Mga kabuli. Alam mo naman, puro buhaya yan. Tsaka yan, hindi naman team unity yan eh. Yung pagka-team unity, pagka-team unity niya, dalawang yan, si Sara Duterte, hindi talaga magka-team unity yan. Hindi talaga magka-ano yan eh. Hindi talaga magka, hindi katulad ni Vice President tsaka Lenny Robredo. Talagang ano yan, legit na ito talaga yan. Tunay na talagang nagsosoportahan niya. Pero to si Sara Duterte tsaka si Bongbong Marcos, hindi nagsosoportahan niya. Hindi naman legit ang pagkaano niyan eh. Pagsasama niyan dalawang yan. Sa pagkapangulo tsaka Vice President. Hindi legit. Hindi totoo yun. Yung pagkaano nila, yung nagsama sila. Hindi totoo yun. Kaya nagsama yan dalawang yan. Ang dahilan nun, para hindi mahati yung boto. Yun ang totoo nun. Mga kampi, nagsama yung dalawang yan para hindi mahati yung boto. Yun ang ano noon, yun ang katotohanan. Bukod doon, ala na, eh, balak na tumakbo ni ano niya, ni Sara Duterte pagka-presidente noon. Di ba? Pero hindi niya ginawa. Bakit? Eh, ayaw ni Bongbong na bumaba eh. Kaya ang ginawa, siya na lang yung bumaba bilang vice president. Kaya nga nagalit si Duterte. Kasi ang ano niyan, ang purpose niya, kung lalabas si Sara na pagka-presidente, tapos si Bongbong Marcos presidente rin, mahati yung boto. Ngayon, pag nahati yung boto, baka makalusot si Vice President, lalong delikado, lalong napakalaki ng problema pag nakalusot si Vice President. Lenny Robredo, bakit? Eh, lahat sila kalabuso, tapos sila rin. Pag nakalusot si Vice President, tapos sila rin. Automatic yan. Yun ang malaking problema. Pag nakalusot, yun ang kinakatakot ni Sara. Kaya bumaba na si Sara eh. Kasi nga, nag-usap-usap yan dalawa eh. Kaya ayaw pumayag ni Bongbong Marcos na bumaba. Bilang siya yung vice-presidente ni Sara. Ayaw. Eh si Sara gusto rin mag-ano niya, presidente niya. Eh sila ayaw bumaba. Ang ginawa ni Sara, nagpaubaya na lang. Kasi ang mahirap, kapag nanalo si Vice President, laking problema nila yun. Delikado yung tatay niya. Baka turnover sa ICC yan, tapos siya. Ayun ang delikado. Kaya nagpaubayan eh. Nagparaya na. Kunwari. Pero yung sama ng loob, nandurun. Kaya kita mo, sila-sila nagpapanggaan. Di ba? Sila-sila tama. Nakita mo ba ngayon, magkasama ba ngayon? Dapat yan, lagi magkasama yan. Di ba? Ngayon, wala eh. Di ba? Hiwalay sila ng ano. O si Gloria, wala na rin. Nakaya, madalas magkasama yan, si Gloria at si Sara. May pinaplano yan. Bakit magkasama yan? May dahilan yan. Di ba? Kaya, ano eh, sila-sila mismo, hindi legit eh, yung kanilang ano eh. Immunity, hindi legit. Kumbaga sa ano, buhangin lang yun na madaling mabuwag. Diba? Isang buhangin lang na madaling mabuwag pag dumating yung alon. Madaling gumuho eh. Diba? Parang kastil yung buhangin. Madaling mabuwag eh. Kaya kita mo sila-sila. Oh. Mga nag-aaway, mga nagsasagpangan sila. Kasi hindi totoo eh. Hindi immunity. Hindi legit yung kanilang ano eh. Samahan, hindi solid. Ang dahilan niya, para sa kanilang mga sarili. Kaya nagsitakbo yung mga hayop na yan, para sa kanilang mga sarili. Yun ang dahilan. Diba? Para proteksyon na nila yung kanilang mga sarili. Yun ang ano no? Eh, wala eh. Marami nagpagoyo eh.
kaysa daw mababayaran daw ang utang ng Pilipinas pag nanalo. Kaysa pag nanalo si Bongo, baka yung kayamanan nila o yung ginigay na sa Pilipinas, pag ginigay, baka umulad na itong Pilipinas. Ayun ang akala nila. So, eh, hindi nga nagbabayad ng taxi. Paano magbibigay ng pera yan? O paano magbibigay yung kayamanan yan? Eh, hindi nga nagbabayad ng tax. Di ba? Ganun lang, ka-logic, mga kapartner. Di ba? Kaya, wala. Ganun talaga, magtiis tayo. Inilal natin yan eh. Pag 6 na taon, no? 6 na taon yan, ilang buwan pa lang. 2 buwan pa lang mahigit. Eh, 6 na taon yan. Eh, ito lang. Magkano na dolyar ngayon? 57 na. Ang dolyar ngayon, 57 na. Isipin mo yan. 2 buwan pa lang, 57 na. Eh, aabot pa ng mga ano yan. Baka sa loob ng 6 na to, baka umabot pa na 65 yan. Umabot pa na 70 yan. Ah, wala na. Wala si Sri Lanka na itong Pilipinas, mga kapatid. Kaya, ayun, pare-pares tayo din mga kachakli, mga kabunyog, mga kamping. Pare-pares tayo din mga kachakli ito. Ano kahihinat na nitong bansa natin? Pare-pares tayo din mga kachakli. Alam ba natin kung ano kahihinat na nito? Ay, ngayon pa lang. Di ba? Nararamdaman na natin. Ang hirap eh. Lahat yan nararamdaman kahit nga may... Kahit nga yung mga mayayaman daw, nararamdaman na rin yung hirap. Yung mga mayayaman, may mga kaya, nararamdaman na rin yan. Bakit? Yung dati nalang binibili na ganun kamahal, eh ngayon, hindi na nila mabili ngayon. Di ba? Nararamdaman din nila yan. Yung mga may mga pera, nararamdaman din nila yan. Kaya lahat apektado, mga kapatid. Lahat apektado. Kaya... Uli, mga kapartner, ha? At marami pa rito, mga kabunyog, na comment. Pero susunod na lang natin basahin ito pagka, ano, ito na kailang oras na. Susunod na lang uli natin basahin pagka magdalive tayo. Kaya muli, mga kabunyog, mga kakamping, mga kapartner, maraming salamat. At muli, binabati natin, ha, mga OFW, mga ibig na, binabati natin yan. Muli, maraming salamat. At God bless po sa atin lahat.